Hello everyone, welcome sa ating YouTube channel, and for today, we're gonna be talking about stressing yung ating mga succulents para mas maging colorful pa sila. So, I will make it very simple. Yung pag-stress ng ating mga succulents would actually depend on the amount of sunlight na nare-receive nila in a day, and at the same time, yung frequency ng pag-water or pagdilig natin sa kanila. Based sa aking experience, pag lagi silang exposed sa full sunlight, then hindi natin sila dinidiligan frequently, then the more colorful yung kanilang mga leaves. So, sa ngayon, I have an experiment wherein some of our succulents, hindi ko talaga sila pinapaulanan in order for us to see yung pinaka-stress na color nila. And so, nilalagay ko nga sila dito sa aking DIY greenhouse here. It's a simple and small one. Ayan. So, this one is just a UV plastic sheet. And, ayan. Kahit papano, they are safe against the rain. Kasi almost every day nang umuulan dito sa Baguio. Okay, sana if walang ulan, pwede natin silang iwan doon sa ating rain or shine area. Pero, it's really impossible kasi lately, almost every day nang umuulan, especially in the afternoon. Kaya nilalagay ko sila dito to keep them dry. This one is our Graptovaria bashful. It's one of those succulents na matagal na rin sa akin, pero never ko pa siya nakita na mag-red talaga, as yung super stress siya. Kaya early in the morning, nilalagay ko sila dito or binabalik ko sila dito nga sa ating open area kasi maya-maya lang masisinaga na ng araw itong area na ito for about siguro 4 or 6 hours a day. Ayan, so nailagay na natin lahat dyan yung ating mga succulents na ayaw nating maulanan or mabasa. So let me show them to you para at least we can have a comparison in the future if magiging colorful pa ba sila if you won't be watering them for a long period of time. So ito yung ating Tito Buns, and we have here yung ating War Club succulent na may improvement naman na sa kanyang color, although mas ready siya in the previous weeks nung hindi pa talaga umuulan. But since ito naulanan siya kahapon, ayan, nag-start na naman siyang bumalik sa pagka color green. We have this Romeo as well na naka-rain or shine area din siya. And medyo nahirapan akong palabasin yung kanyang beautiful bloody red color. Our Lawi, of course. Sa ngayon, I can already see na stress na siya. Look at those, diba? Parang pinkish na siya. Hindi natin siya masyadong makita sa camera, pero sa personal, pinkish na yung color ng ating Lawi. Our Madiba succulent na, let's see, I think we can stress this more. Hindi natin siya didiligan until we can see yung talagang curl nung kanyang pinaka leaves. Our bluebird. Ayan. Stress na rin ito. Pero let's see if mas magiging colorful pa siya if we won't be watering it. Sa tabi niya is we have our Beyonce. Isa din ito sa mga succulents na hindi natin papaulanan starting today. Ayan, so ngayon maganda na siya actually, pero I'm pretty sure na may mas igaganda pa ito, maging mas intense or vibrant pa yung kanyang color pag fully stressed na siya. Maganda na siya ngayon, pero wala pa rin siyang offset. We have these raindrops na nag-fade na yung kanyang color as compared nung nabili natin siya na talagang pinkish, yung makikita mo talaga na stress na siya. So, yung mga succulents na pinapakita ko sa inyo are those succulents na isa-subject natin sa ating stressing experiment wherein hindi natin sila didiligan until mapalabas natin yung kanilang sun stress na color. So, hahayaan lang natin sila dito sa ating open area so that they can enjoy yung ating full sunlight. And in any case, it will rain this afternoon again. We have to make sure na ilagay sila doon sa ating covered mini greenhouse. Bulaklak.
So we are finally back dito nga sa ating rooftop. Unfortunately, hindi nga natin naipasok sa loob ng ating mini greenhouse yung mga succulents na isasubject sana natin sa stressing. Kaya hayaan na lang natin sila. So it's like back to zero na naman tayo. Pero ang gagawin na lang natin is we will just let them enjoy yung ating rain. Talagang we will let the rain soak itong ating mga succulents na ito in preparation na din siguro for our experiment na, I don't know, siguro 1 month or 2 months na hindi natin sila didiligan. Kaya ayan, sige, enjoy na lang nila yung ulan sa ngayon. So this is going to be the first day ng pag-stress natin sa ating mga succulents. So medyo mahaba yung ulan kahapon until night time, umuulan pa rin. But today, we will make sure na talagang i-secure na sila against the rain. So it's early in the morning pero as you can see, makulimlim, there's no any sunlight. Kaya ang gagawin na lang natin is we will just bring them indoors and ilagay nga natin sila under our grow light. So tinabi ko na lang muna itong ating mga succulents na ito sa ating succulent bed na ginawa. I will be giving you an update of that one in our next vlog. Pero ito na nga yung ating mga succulents. So hindi sila nandito all the time. So ngayon kasi talagang makulimlim, there's no sunlight. Kaya nilagay ko muna sila dito sa ating grow lights. Pero pag umaraw bukas, then we have to bring them out again. I also decided to bring in itong ating dwarf jelly beans. Isa ito sa mga succulents na medyo na-challenge ako kasi never ko siyang nakitang naging full red color sa ating rooftop. Kaya let's see. Ayun, no, doon sa pinakaloob na part, medyo, I don't know the color, parang reddish na din siguro yan. And we have this heart delight. So we have a total of 11 succulents na talagang i-stressin natin silang mabuti since na fully soaked naman na sila ng ulan kahapon, then we will not water them for the next 30 days or 1 month. So kung okay pa sila in 1 month, then we will extend it. Siguro gagawin natin 2 months. So again, if you wanted to stress or maging mas colorful yung inyong mga succulents, give them enough sunlight, about 4 to 6 hours of sunlight every day, then don't water them often. So if you're gonna be doing that too, then expect na mas magiging colorful pa yung inyong mga succulents. Ayan, so I hope you learned something today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page, A Desert Succulent PH.